So yung mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TBJ Defender at DDS. Ayan, Duterte diehard supporters. Oo, oh, ito, matindi itong pag-uusapan natin. Baron Geisler, naka-jamming nga ba sa droga itong si Basti Duterte? At Ninyo Tae Barsaga, paniwalang paniwala sa mga sinabi ni Baron Geisler. Ang na magkapatid na Duterte itong binanatan nyo ah. Magkapatid na Duterte ito ah. At panoorin, bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, eh, dito tayo mapunta sa isang nanay po. Nagalit na galit. Gigil na gigil. Hello. Ba't nag-hello yun? Galit na galit at gigil na gigil sa kay former President Rodrigo Duterte. Na hindi ko alam kung saan nang galing ang galit niya. At sa sobrang galit niya, kung ano-ano na lang din ang pinagsasabi niya. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At ito pala, may bago tayo magsimula doon sa mga re-reaction na natin video, mga kabiyaya. Ay, eto po, no, yung isa pong vlogger ng pro-BBM vlogger na dati ko pong kaibigan, ewan ko, baka awayin na ako ngayon. Chinat niya po ako dahil nga po gusto niya akong sumama sa kanilang grupo. Di ko alam kung sino mga kagrupo nito eh. Pero malaki yung views nito. Talagang kung sa views lang eh, talagang mga baka sumasahod ng 500,000 to per month. Tsaka malaki din yung ano, followers niya rin kasi. No? So siya po ay pro BBM. So ako naman, wala naman ako galit sa kanya kasi tawag dito, kahit winawalang niya si Tatay Digong, ay hindi pa rin, hindi ko pa rin siya naisipan na banatan. Kaso nagulat ako, no? Nagulat ako na bakit bigla niya akong bilak. So ito yung conversation namin, papakita ko sa inyo. Para mas ano, tinakpan ko lang po yung name niya. Pero syempre, kahit takpan ko po yung name niya, kung siya ay biglang puputak, ay wala tayong magagawa doon. No, bali hindi siya ano eh, wala siya sa TBJ Defender, wala siya doon, no. So matagal ko na rin kaibigan to, ay gawa ng dati pa naman na content nito ay politics, no. So sabi ko, sige, okay lang. Wala naman na akong ano doon, wala naman na akong pakialam doon kung magalit man siya sa akin o hindi. Ito yung conversation namin. Na may kita nyo dyan sa screen yan, ha? So, eto. Sabi niya, musta pre? Gusto mo malaking views? Hindi kasi sa showbiz kasi medyo pa, ano, pa iba-iba talaga yung, ano rito, yung views. So, okay lang naman yun. At least masaya naman kami, no? Sabi niya, pre, sali ka sa amin ng BBM Vloggers or President Bongbong Marcos Vloggers. Sayang potential mo sa pagbablog. Galing mo magpatawa, galing mo din bumanat. Kapag ano to, sasali ka sa amin, dami man namin viewers pre, huwag puro showbiz. Bigla-biglang nawawala yan. Sa politics pang matagalan at marami kaming viewers. So marami daw silang viewers. Ito na may reply ko. Sabi ko, haha. Nako pre, DDS ang sinusuportahan ko eh. Noon pa naman, DDS na ako, sabi ko sa kanya. DDS din sinusuportahan ng pamilya ko. Kaya di ako pwede sa BBM. Tsaka pre, mas naniniwala ako kay Duterte. Mas naniniwala ako sa DDS, sa Duterte diehard supporters.
kaysa kay BBM. Pero sige, pag-isipan ko. Yun yung sabi ko sa kanya. Kasi siyempre, tropa, alangan naman na bigla nating ano, kasi siyempre, ayoko din na, ewan ko, kung touring niya sa akin, tropa, ha? Pero kung touring niya sa akin, diba, ewan ko, bahala rin sa buhay niya. Sabi niya, ha, sige, ganun ba? Sayang, tignan ko, ano? Sige, ganun ba? Sayang, tinignan ko kasi ang baba na ng mga views, ng views mo. Sa samahan namin, magbabalik agad yan, pre, dalawa o isang upload mo lang na malupit na thumbnail mo at pang-aasar mo. Ayan, tapos tinawanan ko na lang siya. Hindi ko, hindi, kaya ako naman din to nilabas kasi ano lang naman. Kaya ako to nilabas kasi nga, sabi ko, ha? Parang nag-ano sila, nagre-recruit pala sila ng mga vlogger. Dapat hindi ganun kasi ako dito, yan, kahit nga sa vlog ko, ito sa video ko, di ako sure kung may manonood ba rito. Wala kasi paano ako, showbiz vlogger ako eh. No? Pero kung isipin nyo, kung sila pala, doon pala sa kanila, ano pala talagang hakutan? Nangahakot sila ng mga vlogger na may potential at may dunong din kahit papano, na pwede nilang ipang-ano. Tsaka naisip ko dito, na kung sinaano rito, baka ayoko kasi sa lahat ng sunod-sunuran. Ayoko sa lahat yung parang minamanduan ako, ayoko sa lahat yun eh, yung mamandu-manduan mo ako na alam ko naman dapat yung dapat kong gawin. Kaya ayoko sa lahat ng ganito. Kaya nagduda agad ako. So ito pa oh. Asan na yan? Ito yung reply ko sa kanya. Sabi ko, ah, sige lang pre, pero salamat ah, didis talaga ako eh. Didis talaga ako eh, doon ako masaya. Tsaka doon din gusto kong sumuporta, di ko need ng mataas agad na views. Darating naman yan kapag gusto nilang manood. Salamat. Ayan. So, pasensya na. Sabi ko, pasensya na. Eh, totoo naman eh. Ang views kasi dito sa YouTube, paiba-iba talaga. Kung gusto mo na, kung gusto ka talagang panoorin ng mga mga nanonood sa'yo, eh, may ano, may manonood sa'yo, no? So, nagulat ako. Eto na. Nagulat na ako. Nubo na naman ako ah. Biglang pinagbuburan niya yung chat niya. Tapos, ang pinakamalupit, naka-block na ako. Yan o. Oh. Kita nyo, this person is unavailable on Messenger. Sabi ko, sabi ko, ba't mo ako pinlock? Isip ko lang ha. Hindi naman ako makapag-reply na sa kanya kasi naka-block na ako. Sabi ko, ba't ako pinlock nito? Kaya sabi ko mamaya, eh siyempre, eto na ako, nagsimula na ako dito. Ba, ano niya ako, banata niya ako, may papakita ako dito ebidensya, inunahan ko na siya. Siyempre, mahirap maging hindi ka advance. Kaya na ano ako, na, natawa na lang ako na sabi ko, ha, ba't ganun, ba't mo ako binlock, anong meron, eh no, block na ako. Ay, naku. Sabi ko, ano ba namang meron dito sa mga to? Sabi ko, ganyan pala kayo. Eto, ako napapanood mo to. Alam mo kung sino ka, pero hindi kita papangalan bilang sa pinagsamahan din natin, no? Mula muna akong tubig. Kati ng lalamunan ko, eh. Ganyan pala dyan sa inyo, sa mga, eto hindi ko naman nilalahat kasi parang etong BBM vloggers, parang marami ata silang mga grupo-grupo, kanya-kanya sila ng ano, ng grupo, no? So, yun nga, sabi ko, hala, ganyan pala dito sa BBM vloggers, hakutan pala ng mga vlogger kapag mataas ang views. Pero eto, na-gets ko, kasi, tinitignan ko yung mga vlogger na nagko-content about yung mga anti-Duterte.
halos kung makikita mo, halos pare-pareha sila ng mga ano, pare-pareha sila ng mga views. Oo. Halos pare-parehas, walang lamangan. So baka nga ang ginagawa nila, eh baka may sarili na silang community talaga. Hindi pala baka, mayroon talaga. Tapos kapag may bago silang vlogger, papasuportahan nila sa mga ano nila, sa mga followers, or i-share nila, gito, ganyan. Para nga naman itong vlogger na to matuwa na, uy, ganito rito, ganda na suporta na ngayon. Kasi maraming nanonood. No? So, ako naman dito, wala naman na akong pakialam dyan. Kung halimbawa may manood man sa video ko, may maniwala sa akin, di thank you. Maraming salamat. Pero ako, yoko talaga, hindi ko galing, may prinsipyo ako na inaano, hindi ako nabibili, hindi ako na uutusan. So yan, dito na tayo mapunta kay ano. May nag-text na naman baka. Baka vlogger na naman to. Ito. Panoorin natin tong pagtatalak ni nanay bago tayo dumapunta kay Tae Barsaga tsaka kay Baron Geisler. Pahingan nyo to ah. Pahingan nyo mga pinagsasabi nito ni nanay ah. Ako hindi naman ako bastos matatanda eh. Okay, hello, pahingan niyo. Konyo, no? Babalik ko sa kanya. Okay, si Konyo, nakapag-drug test ka na ba? Ilang no. Namin nakita na nag-drug test ka? Oh, siguro dapat ikaw magpa-drug test. No. Ipa-drug test mo na rin. Tagalit si nanay, oh! Mga mukhang addict. No? Oh, addict, addict. Kasi talagang tayo talaga, mga mukhang addict. Oh, pero addict. Si BBM, wala sa kanya. Walang manifestation na siya ay addict. Sa kilo, sa pananalita, sa ugali, kahit yung kanyang pamilya. Tuloy-tuloy. Walang hingahan, ah. Walang kabit. Ito, may kabit ka. Oh. Bukod sa kabit, meron ka pa. Oh, may kabit. No? At bukod dyan, meron ka pa. Kaya na, napunta na sa kabit. Kanina sa addict, ngayon kabit naman. Ito na, marites na marites, ah. Sabi niya, ay, dami kang kabit. Addict ka. Tapos may kabit ka ba dun? May anak ka pa rito. Pakialam mo, ikaw mabuhay sa mga yon. Kalokohan nito mga ganitong mga tao. May kabit ka. May kabit na. Kabit na. Gisit na yan. Anong pakialam mo kung maraming babae si Tatay Digong? Hindi naman, wala naman nababalita na nire-reklamo siya dahil hindi siya nagsusustento. Oh, ano naman kung marami. At least, ano siya, huwarang ama. Hindi siya yung iba na mga na mga tatay dyan na hinahayaan lang yung mga anak sa tabi-tabi. May kabit. sa mga interview nga, pinanglalandakan ni Tatay Digong na may mga chicks siya eh. May ganito ganyan siya, tsaka naka-media pa. Tapos ikaw sasabi mo, hey, ikaw, may kabit ka. Bigay to, may ganyan. Anak ng titingin. Okay, pulay natin. Babae. Ang hilig-hilig mo sa babae. No, personal mo na yan. Pero mahilig kayo magpera sa talag. Kaya sinasabi ko na rin to, no? Nabudol ka daw. Kaya kung yung bong mato. Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte. Sino to nag-interview? Sino to nag-interview? Admi. Ah, okay. Search ko nga itong kupal na to. Kasi siguro BBM vlog, ayaw mo na. Mga alien naman yan, mga yan eh. Hindi pa pag nagsasalita siya? Oh, magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Oh, tapos? Hindi na niya kayang tapusin. Oh, bakit? Pagkatapos, mag-iiba na naman siya yung topic. Oh. And then, hihinto na naman siya, mag-iiba na naman yung topic. Yung ganyang puta, parang hindi na nagpa-process ng tao. Oh. Kasi nga, brain damage na siya eh. Oh, may damage? Brain damage siya. Bangag. Bangag? Bangag. Diba? Oh. Grabe si nanay. Ano talaga siya? Kasi siya talaga yung bangan. Kaya ano sabi niya ngayon? Ganito magsalita yung mga tismosa dito sa amin. Yung tipong walang hingahan. Oh, sana. Ay, siya no? Sige na. Ay, ako. Ito yung mga dialogue ng mga tismosa sa Pilipinas eh, no? Walang hingahan eh. Ilang minutes to? Ilang minutes to? 13 minutes? Walang hingahan! Putang ina, lupit mo!
wala yung Mindanao. Oh. Eh, ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos hiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maiwalay wow. yung Mindanao. Pagkatapos, sasabihin English yun ah. Bangag talaga siya. And then, alam naman natin, no? Way back 2016. Tungtuwa no? naman yung vlogger na nag-interview. 2016, mga kaikita, nalaman naman natin, no? Nang turakbo si PBBM, merong nag-challenge na kailangan lahat ng mga kandidato pagpag-drug test. Anong... Tuwang-tuwa yung ano no, tuwang-tuwa yung nagbo-vlog. Sila lang naman naglolokohan. Drug addict ka. Painto-into ang ano mo. Tapos iba na naman yung statement mo. BBM, yes, the drug test. Anytime. Meron pang sinabi pa niya na kahit DNA test. At dito sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo natin, my God, wala na half year pa lang ang Pangulo natin tapos ganito na... Hindi! Hindi, una-una, no, hindi sinisiraan ni former president si President Bongbong Marcos, ha? Para sa kalaman mo lang, Nanay. Nanay Marites. Ang sumisira kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos, ay walang iba, kundi yan si Romualdez. Yung Tamba. Si Tamba. Ba't yung Tamba? No, si Tamba ang sumisira. Tsaka kung ano man yun naririnig nyo, sa mga Duterte, kay Basti Duterte, Inday Sara, kay BP Sara, kay Tatay Digong, i-deserve nila yon. Deserve nila yon dahil sa pinaggagawa nila kay BP Sara. No? Para sa kalaman mo lang, Nay. Nay. Nay, wake up, Nay. Sit. So masasabi ko dito, talagang sila yung mga buwaya, mga gusto na manatili sa kapangyarihan, na talagang gusto nila, kakaupo lang nila, kakatapos lang nila, pagkatapos eto gusto na naman nila na talagang kunin yung Malacanang, yung seat ng Malacanang, siguro para magkapera na naman sila, para magawa na naman lahat yung mga gusto nilang gawin, yung mga AJK na yan, patay, yung mga ganyan, no? So, patay. Buwaya, mga nakatakaw sa kapangyarihan. Sino yung magawa yung patay? Patay. Gusto daw, ano, umupo ulit daw ni Tatay Digong. Nakaupo naman na si BP Sara. Alam nyo yung sinasabi nga ni Tatay Digong kay Pangulong Bongbong Marcos, payo ng isang magulang yun. Hindi yun paninira. Mahirap kasi dito sa Pilipinas, no, pag nagsalita ka ng totoo, iisipin nila paninira na. Kadalasan naman nangyayari yan eh. Pero tingnan nyo, sino ang naninira dito ngayon? Di ba siya? Ang tanong, may sapat bang katotohanan yung mga sinasabi niya nga, adik. Eh lahat naman nung namatay, no, dun sa, tawag dito, sa tukhang na sinasabi mo, eh mga adik naman din yun. May ilan na mga nadadamay o ganon, eh kadalasan ho kasi nun mga kabiyaya, yung mga namatay na sinisisi ngayon kay Duterte, kay Tatay Digong na hindi naman daw adik, pero pinatay. Yung iba kasing mga mamamatay tao na may mga intention din gustong pumatay ng tao ay isinabay nung panahon ng tukhang. Kasi alam nila mapagbibintangan si Duterte. Ang alam kasi nila na ay iisipin ng mga pulis tukhang to. Iisipin ng mga tao, sakop to ng programa ni Rodrigo Duterte. Kaya yung iba tuloy, kahit na hindi naman talaga sakop ng programa ni Tatay Digong or hindi naman talaga adik, eh paano yan? Hindi nga adik. Tapos may atraso dun sa ibang tao. O, tapos pinatay. Tapos sasabihin na naman ng mga ano, ay adik yan kaya pinatay. Isinasabay lang. Ngayon yung hindi magets ng iba, akala nila lahat ng pinatay nung panahon ni Rodrigo Duterte, si talagang sa sakop ng programa ni Tatay Digong yun. Yung iba doon,
pinatay, nakisabay lang sila. Kasi nga naman, iisipin ng tao, ay, adik yan, kaya tinukhang. Ganon. Ito, yung ano nito, kwento nito, kwentong chismose. Talagang wala silang iniisip kundi yung kanilang political ambition. Kaya ang masasabi ko sa kanila, bigyan nyo ng time ang ating Pangulo dahil for 1.5 years ng ating Pangulo, nalampasan na niya si Rodrigo Roa Duterte. Walang binatbat ang Pangulo ng mga DDPs. Sa totoo lang, no, kung magre-research kayo mga kaibigan, ang dami-daming mga achievements. Wow, ay, nagre-research ka pa niyan, ha? Kaya si Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang, ang mga DDPs, walang binatbat. Ano yun? Yun na yun? Ha? Sabi nilang prayer rally. Hindi naman po yun prayer rally. No? Handa na. Shout out po sa inyo. Pati sa mga Tubon vloggers. No? Hello, hello po kayo dyan. Sino ba to? Sana ay nasa ayan. At ayan, Mami Senda. Vlogger ba to? Yun. Yun ang tanong ko namin na. Kayo po isang political vlogger, di ba po? Opo. So, ang political vlogger pala siya. Trending sa social media. Ay putang ina, siya na eh, vlogger ka din pala. Siyempre pa, hype. Hype ka. Ito na naman tayo po, ulit-ulit na lang tayo dito sa prayer rally na to. Prayer rally, tapos murumura. Dati minura mong Diyos, ngayon ginagamit mo siya. Ulit-ulit eh, no? Wala na ba ibang may banat? Mag, ano naman kayo, maglabas kayo ng bago? Umay na kami. Puro na lang ganun eh. Hindi ko naman panoorin to. Pag-chismosa lang kwento nito eh. Dito tayo, kay Tae. Ito to, yun. Si Tae, panoorin natin. Alam, marunong din pala magluto mga alien. No, marunong pala magluto mga alien, no? Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Ano nagsasalita yung roll on? Kaibigan, nakakamangha. Ang ina, nakakamangha, eh, no? Roll on, nagsasalita. Kagabi, may nakita yung vlog. Vlog ng isang vlogger na bakla. Vlog ng isang vlogger. Isang baklong vlogger na ito, na Kalburin. Kalburin? Tadi pa Kalburin eh. Ayaw pang talagang tuloy niya. Uy, kalbo, panot ka na gago, hindi ka na kalbo. Ayon sa kanya, ha, may natanggap daw siyang impormasyon na ipapapatay daw siya ng NBI. Allegation niya yan kagabi. At yung sa allegation niya kagabi, papapatay daw siya ng NBI. At doon sa papapatay sa kanya ng NBI, dudukutin daw siya ng NBI daw. Dudukutin daw. Anong dudukutin sa'yo? Ah, Byron, Kupal. Bayad na naman. Anong dudukutin sa'yo ng NBI? Una-una ako, naniniwala ako, pag ang isang tao, papatayin ng tao, hindi na kailangan bantaan. Hindi ka na kailangan i-threat. Oo. Hindi ka na kailangan i-threat, hindi ka na kailangan bantaan. Bangkos, gugulatin ka. Bibiglain ka. Yan ang gagawin sa'yo. Hindi yung sinasabi mo papatayin. Ah, okay guys, gets ko na si Tae. Katulad pala nung ano no, nung dinampot ka no. Biglaan din yun no, shock ka rin. No, biglaan din yun, nagulat ka rin no. Ah, ganun pala. So, dinukot ka, tapos in-interview ka, tapos nilaglag mo lahat ng mga nalalaman mo. Okay. Yung fairness, yung alien, naka-apron pa. Oh. Tang ina, nasaan nakakita nun? Alien, naka-apron. Wow, what the heck? Hey. Naka-apron pa. Oh. Ganda ng bahay ni ano ni Tae ah. Pangit mo ka. Ano ba tinira mo kagabi? Ha? Nakachupa ka ba ng bulok na tamod?
Ha? Banat Bay? Ah, si Banat Bay. Hindi, tanong ko lang. Ah, si Banat Bay binabanatan niya. Oh, kaya pala kalbo sabi niya, okay. Oo, oh, si Banat Bay nakalunok daw ng bulok na... Ano mo, pangit mo na nga, bastos pa ng bunga nga, oh. Nakatayim ka na ba ng bulok na tamod? May bulok bang ganon? Ano eh, baka mamaya yung mga tinitikman mong mga lalaki dyan, yung mga tig-150. Kaya yung ano nila, bulok na. Kaya akala ko ba, malakas bigayan dyan sa BBM vloggers. Eh, bakit nagtiyatsaga ka pa rin sa 150? Pwede ko naman kumuha ng tigpa 500 dyan. Safe ka pa. Hindi pa mamamagayang bunganga mo. Ang ilan tong mga to? Alien nagsasalita. Sabi mo kasi, kagabi sa video mo, may threat ka na natatanggap. Diba? May pagbabanta ka ng natatanggap sa tanggapan ng NBI. Kailangan i-mention mo daw. Kailangan ilutang mo daw. Kailangan kuno daw. Maisabi mo sa vlog mo yan. Kasi nga, kung anong mangyari daw sa'yo, sabi mo, alam na kung sino. Yung boss daw ng NBI. Sino ba ang boss ng NBI? Ah, na tinutukoy mo. Kasi ang pagkakaalam ko, ang boss ng NBI, hindi ko lang kilala kung sinong NBI director ngayon. Yung ba ang tinutukoy mo? Eh, ang pinakamataas sa NBI, director ng NBI. Ba't hindi mo mapangalanan? Ah, wala kang ebidensya. Ako naniniwala ako, Byron, Ubanat by Kupal, walang katotohanan ang sinasabi mo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Imagination mo lang yan. Kasi ako, as ilang years na akong political vlogger. Mayroon, ma? Ako. Oh, ilang years ka ng political vlogger, tanga ka pa din. Tapos wala namang sense yung pinagsasabi mo, puro ka lang mura. Ilang taong ng political vlogger, balingbing ka pa rin. Tingnan mo dati, puro Duterte ka. So, ibig sabihin lahat pala nung pinagsasabi mo noon, wala na yun. Katang-isip lang yun. Kagaguhan lang, ganun. So, dahil wala kang nakukuhang income sa mga Duterte, kaya iniwan mo sila. At dahil nasa kabilang panig ka na, at di ko alam kung sino nagbibigay sa'yo ng monthly allowance, na kahit papano, kuminis-kinis yung kutis mo na kulay itae, lumipat ka na agad. Tapos ngayon, todo buga ka. Todo kabig ka, na kesyo si Duterte, ganito, ganyan. Ang galing mo rin kupal ka, ano? Hindi sa pagyayabang, Byron. Alam mo, yung mga style ng mga vlog ko ng mga past year, na tinatawagan yung mga personalidad at pinagmumura, pinag-uulol, hindi mo nagagawa. Wala pang nakagawa ng ganun strategy ko at ganun style ko at ganun yung... Tangina mo, kahit naman sino, walang tutulad sa'yo. Para kang deding to, nagpinagyabang, pinagmayabang mo pa yung ano, yung strategy mo. Partner to. Wala daw makagawa nung ginawa niya. Kung tayo mo sa personal, ba pag mami, pag nagkita tayo sa personal, tiga Maynila ka lang din. Baka mang lumo ka. Kung mayabang kang matapang ka. Tingin mo, pag nagkita tayo, kaltukaltukan ko yung panot mo. Gawa ko. Wala pa nakagawa. Kahit na sinong political vlogger sa atin. Yung tatawagan si ganito, si senator, si congressman, si mayor, general at mumurahin sa vlog, wala ka pa. Wala pang nakagawa. Pero ang natatawa ko rito, ako marami na rin... Ako nakulong ka, gagawa pala. Ngayon, gawin mo ulit ngayon. Atre. Pero alam mo kung ano ginagawa ko?
deadma. Kasi ang paniniwala ko, Byron, kung talagang papatayin ako, hindi na ako kailangang bantaan. Ikaw lang yung papatayin na matagal ng patay. Dahil sa pagmumukha mong mukhang bangkay. Tangina mo. Sa gawa ng mukha mong hayop ka. Forward nga natin dito sa sinabi niya. Ito. Lalaki mo. Kasi yun. Ha? Oo. Gimmick niya lang yan. Na kunwari papatayin daw siya. Ay, Diyos ko. Mga pinagadakdak mo na sa mga ganyan banta. Baron Gasler eh. Ito kay Baron. Ang magkapatid. Yung ODBS siya at ni... Na. Ano po kaya masasabi dito ni Congressman Pulong Duterte? I think so. Muni ng isang congressman niyang gumagamit ng illegal sangdrantes. Pagpadrantes. Duterte. Davao City, Mayor Baste. Yun ang pagkakasabi niya. Hinahamon niya yung dalawang magkapatid na magpadrantes. Ito po ang gusto kong malaman. Bakit maghahamon si Baron Gasler sa dalawang magkapatid ng isang drantes? Kung wala naman siyang ebidensya. Maliban na lamang kung nakasabay niyang gumagamit ng illegal na droga. Diba kapag pag ikaw ay tatakbo bilang mayor, may drug test yan. Diba? So ibig sabihin, na-drug test na si Basti Duterte. No? Tsaka eto pa, sinong tangang maniniwala kay Baron Geisler? Eh galing mental din yan. Parehas lang kayo. Ang pinagkaiba nyo lang na dalawa, ninyo tae, si Baron Geisler, guwapo, eh, pangit ka. Si Baron Geisler, may buhok, kalbo ka. Si Baron Geisler, kahit papano, may sense pa naman yung pinagsasabi nun. Ikaw, wala. No? Yung alam nyo yung, pero yung video niya pag, pagdating dun sa yung hinahamon niyang drug test ang magkakapatid na Duterte. Eh, pag sabog talaga, ganun. Naka-pointin eh. Ayun yung pinagkaiba nyo. Ninyo tae. Excuse me. Ninyo tae Barsaga. Si Baron Geisler, may buhok. Ikaw, panot. Si Baron Geisler, guwapo. Ikaw, pangit. Si Baron Geisler, makinis at maputi ang kutis. Ikaw, kutis tae. Sorry. Nagiging masama ako dito sa mga hayop na to. Sorry ah, pasintabi sa mga kumakain. No. At saan ka makakakita na isang alien na nagsasalita at nagluluto pa? Yan! Putang na alien, nagluluto. Pero believe ako sa'yo, Pangulong Bongbong Marcos, na pagsasama-sama mo lahat ng mga tangang vlogger. I'm proud na proud ako sa iyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo na pagsama-sama mo sila. Biruin niyo na pagsama-sama niyo sila. Aba, kagaling. Palakpakan. Di ba? Nakasabay niya ba? Nakajamming ba niya yung magkapatid para maglakas loob siya na hamonin ng isang congressman, isang mayor ng Davao City? Hindi kaya nasasaktan lang to si Ninyo dahil dapat siya dapat yung kajamming ni Geisler. Dapat siya yung kajamming ni Baron Geisler. Hindi kaya nasasaktan lang siya. No? Na dapat siya yung kasama o dapat siya yung hamunin ni Baron Geisler. Eh kung tutusin, ano, ninyo tae, walang niya. Mas mukha ka pang addict sa magkakapatid na Duterte.
Kaya real talk lang. Yung pagbabasihan mo mukha, kasi minsan ng addict kasi, ang mga nagtitake ng drugs, ano yan eh, may side effect sa pagmumukha, minsan nagiging, di ba, yung si ano, si Makmak, di ba, may swimming pool na sa pisngi. Oo, minsan yung mga ganon, no? Tapos yung dito, yan, mga glalaliman yung mga ganito. Kasi dito, umuhumpak din mo yung kaninyo. Parisukat na eh. At nagkataon anak pa ng dating pangulo ng bansa. I think so. Baka. Baka nakajamming niya sa paghit-hit na kung anong hinihit-hit niya. Ano po kaya masasabi dito ni Congressman Pulong Duterte? I-a-accept niya ba ang hamon na yon ng isang Baron Gessler at ni Davao City Mayor Baste? Pagkaraniwang tao lang si Gessler, wala sa gobyerno yan. I don't know kung pro-DBS yan, I don't know kung pro-Marcos o anti-Marcos, hindi ko alam. Yun ang the best sagutin ni Paulo Duterte at ni Baste yung hamon na magpadrangtes silang taklo. Maganda yun para magkaalaman kung gumagamit ba ng droga yung dalawang magkapatid. Bago nagsipasukan yan sa politika, ito dyan, pag matatakbong mayor, tatakbong gobernador, may mga drug test na yan dyan. So paano pa sila magpapadrug test? Doon na nga tayo kay Baron, wala tayong walang kwentang ka-reaction to si ano. Walang kwentang i-reaction to si... Dito. Dito kahit pa paano, hindi nakakasuka yung mukha nito ni Baron, kahit tanga-tanga din ito eh. Ay. Minus million after. Sabog na sabog pa. Your son. Sabay kami. Ngayon, pabuwas. Drug test. Gawin natin. Pag nagsabay kayo pa drug test ni Pulong at ni Baste, eh malamang sa malamang positive ka. Eh ikaw talaga, nabalita ka pa ngang ano eh, addict eh. Yung dalawang magkapatid na may pruweba ba kayong addict yun. Kasi hanggang ngayon, wala naman kayo nilalabas sa pruweba. Puro lang naman kayo putak dito sa social media. Tapos nakidagdag ka pa. Okay na sana yung buhay mo ngayon, Baron Geisler. Huwag ka na makidagdag dyan. Huwag ka na magpauto dyan sa mga, ano, sa mga napapanood mo. Kung kay Kiko Matos nga, di ko umubra. Kay Basti Duterte pa kaya? Anak ng teteng. What will you do kapag yun ang nangyari? Pa-hype lang to? What will you do? What will you do? Ano, lango eh. By tomorrow, I challenge you. By tomorrow, your son! Ano pang pang movie pa yan ah. Game. Huwag ka magmalinis. Game. Ay naku, anti Duterte talaga. Ang daming hinamong kung Kiko Matos nga, hindi ka umubra. Tapos hamonin mo yung magkapatid. Nilalong na mulubi ka dun. Eh, nako Baron, magbago-bago ka na. De, pero alam ko, itong video na to, matagal na to eh. Pero yun nga, inuungkat ng mga BBM vlogger. Mga alien vlogger pala tawag natin sa kanila. Alien. Inuungkat ng mga alien vlogger. So sabi ko, dati hindi na ito inuungkat kasi si Baron ngayon is okay na. Ano na siya eh. Hindi na siya, hindi lang natin sure.
siya ay talagang balik loob na. No, nagbagong buhay na kumbaga. So sabi ko eh hiyana natin 'to. Pero nga ang ginagawa ng mga alien vlogger eh lagi nilang dinadawit sa kanilang mga content. Sinasabihan nila, "Eh bakit ano? Ano mo gito?" Katulad ni Ninyo Tae. 'Di ba? Na laging yung diba, live niya yan, tapos ang binabanatan niya ay si Banat Bay, bigla niyang isiningit yung about kay Baron Geisler para lang may pangbanat siya kay Basti Duterte at kay Pulong. Ay nako mga magbago-bago naman kayo Ninyo, kulay tae ka na pero di ka pa rin nagbabago. Sige mga kabiyaya, nung may kukomento nyo rito sa video natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang nito yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, alam nyo naman, pag Tito Vic and Joey ang usapan, nandyan pa rin ako, defender pa rin ako. At pag Duterte naman ang usapan, nandito rin ulit ako. So yun, mega love shoutout sa lahat dyan at ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang defenders, pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra.